Magandang araw! Kumain na ba kayo? Mabuti! Dahil ang batang may laman ng tiyan ay aktibo sa pakikinig. Laging ugaliin ang pagkain ng mga masustansyang pagkain. Mga bata, tara! Halina at makinig sa akin. Kuhanin na ang inyong upuan. Ihanda ang inyong sarili, ang mata at ang tainga at makinig sa akin. Ang ating aralin ngayon ay ang iba't ibang rhythmic patterns. Halina, samahan niyo ako sa pag-aaral ng mga rhythmic patterns. Ano nga ba ang rhythmic patterns? Alam niyo ba na ang iba't ibang uri ng notes at rest ay makatutulong upang mas lalo nating maunawaan ang iba't ibang rhythmic patterns? Tara, halina tukuyin ang iba't ibang uri ng notes at rest. Whole note 4. Half note 2. Quarter note 1. Eighth note 1/2. Sixteenth note 1/4. At ngayon naman, ang iba't ibang uri ng rest. Whole rest 4. Half rest 2. Quarter rest 1. Eighth rest 1/2. At ang 16th rest 1/4. Ang rhythmic pattern ay binubuo ng mga pinagsama-samang notes at rest sa bawat sukat. Ang bawat sukat ay hinahati ng bar line. Ang rhythmic pattern ay depende sa kung anong time signature ang gagamitin. Kung ang time signature ay 2/4, ang mga notes at rest sa bawat sukat ay may dalawang kumpas. Halimbawa, kung ang time signature naman ay 3/4, ang mga notes at rest sa bawat sukat ay may tatlong kumpas. Halimbawa, kung ang time signature ay 4/4, ang mga notes at rest sa bawat sukat ay may apat na kumpas. Halimbawa, ang iba't ibang rhythmic patterns ay ang mga sumusunod. Una, dalawahan o duple meter. Dahil ito ay may dalawang kumpas sa isang sukat. Sumunod naman ay ang rhythmic pattern na tatluhan o triple. Dahil ito ay may tatlong kumpas sa isang sukat. At ang panghuli naman ay ang rhythmic pattern na apatan o quadruple. Dahil ito ay may apat na kumpas sa isang sukat. Napakahalagang malaman ang kumpas ng bawat notes at rest upang
mas madali nating matukoy ang iba't ibang rhythmic patterns. Naunawaan niyo ba ang ating aralin ngayon? Ano-ano ang iba't ibang rhythmic patterns? Magaling! Ngayon naman, kumuha kayo ng lapis at papel at tukuyin ang mga rhythmic patterns ng mga sumusunod na larawan na ipapakita ko sa inyo. Sana ay may naihatid na naman akong kaalaman sa inyo. Hanggang sa susunod muli nating pag-aaral, mga bata. Paalam!